One, two, three. What's up mga kabikers? So, panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo. So, kibali, ang gagawin lang natin ngayon is magtatanggal nitong sprocket o cogs ng ating mountain bike. So mga kabikers, mayroon na tayong nakaprepare na tools gaya ng adjustable bike chain with bottom bracket, pre-wheel rings, lock ring remover, and then socket rings. So kibali, ang kukunin lang natin dito itong 24mm dahil itong lock ring 24mm siya. Okay? At saka yung handle niya. So ayan. Actually, kabikers, hindi na natin to kailangan kasi mayroon na tayong socket rings ito. So kung halimbawa lang wala kayong socket rings tulad nito, pwede nyo itong gamitan ng adjustable. So ito kasi ang papasok dun sa sprocket natin. Tapos pwede mo siyang gamitan ng adjustable. Ito. Pero yun nga, mayroon tayong socket rings. So maganda itong socket rings na gamitin. Ayun lang yung tools na ang gagamitin natin sa pagtanggal ng cogs. Kibali kasi itong lock ring, ipapasok natin dito. Ayan. So ang mangyari yan, ganyan. Ayan, ganyan ang mangyari yan. So tanggalin muna natin yung skewers. Tapos yung pinaka-cup niya, naka-reverse yung trim. Ayan. Bago ipasok itong lock ring remover. And then socket rings. Tapos itong chain rings. Kibali, itong chain rings, ito yung mag-hold. Hawakan mo sa dito, tapos counterclockwise ang pagtanggal nitong lock ring. I-hold mo sa dito, tapos ito yung i-push down. Okay? 1, 2, 3. Yeah. Kalas. Ayan, tanggal na yung lock ring. Ito po yung lock ring nga kabikers ng 10 speed na Shimano. Ayan, tanggal na. So dahil tinanggal natin, linisin na lang natin mga kabikers.
ayan, nalinis na natin ng kunti. Kasi next time gagawa po ako ng vlog. Ano, linisin itong kaset. So sa ngayon, tinuturo ko lang kung paano tanggalin at ikabit. So ibalik na natin. Ganito ang pagbalik nito, mga kabikers. Hanapin mo yung pinakamalaki dito na ano, pagpapasukan ng spline. Ito na tinatawag na spline. Ayan na, may mamalaking gap, tapos may maliit na gap. So itatama mo lang itong malaking gap dito sa malaking spline dito. Ayan. Tapos itong 13 feet. And then 11 feet. So okay, balik na natin yung lock ring. Tapos ipasok uli itong lock ring remover. Wala na to. Ikpitan. Alright. Ayos na. Ganun lang kasimple tanggalin itong cogs o kaset type na sprocket, mga kabikers. So sana may natutunan kayo sa aking basic na vlog today. Like, share, subscribe, and hit the notification bell dahil marami pa tayo mga bagong videos na i-upload dito lang yan sa aking YouTube channel. So hanggang sa muli, see you on my next video and ride safe, kabikers!